tumayo po ang lahat. Magpuri kayo sa Panginoong Diyos, lahat ng santinakpan. Magsiawit kayo at siya'y ipagdangal, magpakailanman. Magpuri kayo, mga anghel ng Diyos, sa Panginoong may kapal. Magpuri kayo, mga langit, sa Diyos na sa inyo lumikha. Sa Panginoong Diyos, lahat ng santinakpan. Magsiawit kayo at siya'y ipagdangal, magpakailanman. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Sumainyo ang Panginoon at sumairin. Mga kapatid, ngayong araw ang kapistahan ng mga martir sa hapon sa pupumuno ni San Pablo Miki. At kasama niya doon ay si San Pedro Bautista, isang Pransiskano na misyonero. Si San Pedro Bautista ang siyang kasangkapan na ginawa ng Diyos upang ang ating simbahan magkaroon ng lugar, ang Punasareno. Siya ang nag-initiate na magkaroon ng kapilya nung araw 1586 nung siya'y pinadala sa Pilipinas. Kaya dahilan sa kanya, nagkaroon tayo ng dambana ng Punasareno. Later on, ito na. So ang kasaysayan ay siya ang nagpasimuno na magkaroon ng kapilya, simbahan at dambana. Si San Pedro Bautista ay na-assign dito sa Kamaynilaan, sa Laguna, sa Kabikulan, Rehiyon Bicolana, na magtayo ng maraming simbahan. Nagpatayo din siya ng mga leprosarium, leprosaria, ng mga ospital, at siya ay nagpamalas ng kagitingan sa kanyang pastoral ministry. At siya ay pumunta sa Hapon at naging martir doon. Kaya si San Pedro Bautista, ginugunitan natin ngayon. Siya ang principal patron ng Archdiocese ng Caceres, na kung saan ako ay na-assign 12 years sa Naga City. Kaya pagdasal natin lahat ng mga misyonero, lahat ng mga OFW, lahat ng mga OCW. Mga kapatid, mga deboto ng Punasareno, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay marapat na gumanap sa banal na misteryo. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyaya na makasalanan ay magsisi. Na mga kasalanan magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalukluka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng mga kapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang pinagmulan ng matagal na matapat na paninindigan ng mga banal, ang mga martir na si San Pedro Bautista, San Pablo Miki at mga kasamahan ay minarapat mong tawagin upang mabuhay sa iyong piling matapos danasin ang krus ng pagtitiis sa kamay ng mga tagausig, bunga ng kanilang pagdalangin para sa amin. Mapangatawanan nawa namin lahat hanggang kamatayan ang pananampalataya na aming pinanghahawakan na natanggap sa binyag. Sa pamamagitan ni Hesukristo,
kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maupo muna ang lahat. Ang simula ng aklat ng Genesis. Nang simulang likhain ng Diyos ang lupa at ang langit, ang lupa ay wala pang hugis o anyo. Dilim ang bumabalot sa kalaliman at umiihip ang malakas na hangin sa ibabaw ng tubig. Sinabi ng Diyos, magkaroon ang liwanag, at nagkaroon nga. Nasiyahan ang Diyos nang ito'y mamasdan. Pinagbukod niya ang liwanag at ang dilim. Ang liwanag ay tinawag niyang araw, at ang dilim naman ay tinawag niyang gabi. Dumaan ang gabi at sumapit ang umaga. Iyon ang unang araw. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng kalawakang maghahati sa tubig upang ito'y magkahiwalay. At nangyari ito, ginawa ng Diyos ang kalawakan na pumagitan sa tubig na nasa itaas at nasa ibaba. Langit ang itinawag niya sa kalawakan. Dumaan ang gabi at sumapit ang umaga. Iyon ang ikalawang araw. Sinabi ng Diyos, magsama sa isang dako ang tubig sa silong ng langit upang lumitaw ang lupa. At ito'y nangyari. Ang lupa ay tinawag niyang daigdig at karagatan naman ang nagsama-samang tubig. Nasiyahan siya nang ito'y mamasdan. Pagkatapos, sinabi ng Diyos, magkaroon sa lupa ng lahat ng uri ng halamang namumunga at nagbubutil. At nangyari ito, tumubunga sa lupa ang gayong mga halaman. Nasiyahan siya sa kanyang ginawa nang ito'y mamasdan. Dumaan ang gabi at sumapit ang umaga. Iyon ang ikatlong araw. Sinabi pa ng Diyos, magkaroon ng mga tanglaw sa langit para mabukod ang araw sa gabi. Ito ang magiging batayan sa bilang ng mga araw, taon at kapistahan. Mula sa langit, ang mga ito'y magsasabog na liwanag sa daigdig. At gayon nga ang nangyari. Nilikha ng Diyos ang dalawang malaking tanglaw, ang araw upang tumanglaw sa maghapon, at ang buwan upang magbigay liwanag kung gabi. Nilikha rin niya ang mga bituin. Inilagay niya sa langit ang mga tanglaw na ito upang magsabog na liwanag sa daigdig. Tumanglaw kung araw o gabi, at magbukod sa liwanag at dilim. Pinagmasdan ng Diyos ang kanyang ginawa at siya'y nasiyahan. Dumaan ang gabi at sumapit ang umaga. Iyon ang ikaapat na araw. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang poon ay natutuwa sa kanyang mga nilikha. Ang poon ay natutuwa sa kanyang mga nilikha. Pinupuri ka, Poong Diyos, nitong aking kaluluwa. O Panginoong aking Diyos, kay dakila mong talaga. Ang taglay mong kasuot ay dakila rit marangal pa. Nababat-bat ka, Poong Diyos, ng liwanag na maganda. Ang poon ay natutuwa sa kanyang mga nilikha. Ikaw na rin ang nagtayo ng saligan itong lupa. Matatag na ginawa mo't hindi ito mauuga. Ang ibabaw ng saligay, ginawa mong karagatan. At tubig din ang bumalot sa lahat ng kabundukan. Ang poon ay natutuwa sa kanyang mga nilikha. Lumilikha ka ng ilog na patungong kapatagan. Sa gilid ng mga burol, umaagos na marahan.
sa naroong kakahuyay, umaawit na masaya. Mga iboy nagpupugad sa malabay nilang sanga. Ang poon ay natutuwa sa kanyang mga nilikha. Sa daigdig, ikaw poon, kairami ng iyong likha. Pagkat ikaw ay marunong, kaya ito ay nagawa. Sa dami ng nilikha mo'y nakalatan itong lupa. Purihin ang Panginoon, purihin mo kaluluwa. Ang poon ay natutuwa sa kanyang mga nilikha. Tumayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ay kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sina Jesus at ang kanyang mga alagad ay tumawid ng lawa at pagdating sa Genesaret ay isinadsad nila ang bangka. Paglunsad nila, nakilala siya agad ng mga tao, kaya't nagmamadaling nilibot ng mga ito ang mga puok sa paligid ng mga at ang mga may sakit na nakaratay sa higaan at dinala nila kay Jesus saan man nila mabalitaang naroon siya at saan man siya dumating, maging sa nayon, lunsod o kabukiran, ay dinadala sa liwasan ang mga may sakit at isinasamo sa kanya na pahiran o pahipuin sila kahit man lang sa palawit ng kanyang kasuotan. At lahat ng makahipo nito ay gumagaling. Mga ginigiliw ko mga kapatid, bayan ng Diyos, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Naway sa pagpapahayag ng mabuting balita, mabura, maalis nawa ang ating mga kasalanan. Amen. Ave Maria Purissima, sin pecado concebida. Mga kapatid, ngayong araw na ito, kapistahan ng ating dakilang patron, si San Pedro Bautista, kasama si San Pablo Miki, mga misyonero at mga martir ng Hapon. Nabanggit kanina ng ating butihing rektor, si Father Jun Sescon, aking classmate, malaki ang papel na ginampanan niya sa atin sa kasalukuyang Basilica Minor, Dambana ng Basilica Minor ng Ponasareno. Nabanggit ko kanina siya ang nag-initiate magkaroon ng kapilya nung araw para merong mapaglagakan later on ang puong Nazareno na galing sa Intramuros. Si San Pedro Bautista ay isang Pransiskano na misyonero pinadala sa Hapon. Bago siya magpunta sa Hapon, siya ay nagpunta sa Laguna, sa Quezon, sa Rayon Bicolana. Yun ang kanyang area. At dito rin sa Quezon City, San Pedro Bautista. May tinayo siyang simbahan doon. Kaya magpasalamat tayo sa kanya sapagkat siya ang naging kasangkapan, naging instrumento na ang Basilica Minor ng Quiapo sa kasalukuyan ay siyang naghanda.
Ayan. Palakpakan si San Pedro Bautista. Ayan. Ayan, nandoon. Ayan. Mga kapatid, ang ebanghelyo natin ngayon ay tungkol sa pagpapagaling ng mga may sakit. Dinumog si Jesus lahat ng mga may sakit nung malaman nila na si Jesus ay parating, lahat ng mga may sakit ay dinala sa kanya. At sabi dito, lahat ng makahipo nito ay gumagaling. Lahat ng makahipo. Kaya dito sa ating Basilica Minor ng Po Nazareno, merong pahalik, yung pahipo dyan sa likod. Sabi nga, milyon-milyon na ang tao na pumunta rito. Nagihingi ng ayuda, ng tabang, ng tulong, ng gumaling ang kanilang mga karamdaman sa isipan, damdamin at kaluluwa. Makahipo. Sa ating kapanahonan ngayon, ang hipo o tats. Maraming klaseng tats. Merong tinatawag na healing tats. Healing tats. Tapik-tapik. Therapeutic tats. Pag-massage, therapeutic tats. Reflexology, etc. Chiropathy, etc. At meron ding mga tats, mga touches, mga hipo na malicious tats. Malicious tats. Kaya marami ngayon mga biktima ng mga abuso, mga abusera, abusero, abusado, abusada. Bakit? Because of their malicious tats. Anong sagot natin dito? Kailangan ng boundary. Boundary. Sa unang pagbasa, natunghaya natin sa libro ng Genesis, ang paglikha ng Diyos ng lupa, ng langit, ng mga halaman, etc., ng tubig, dagat. Binigyan niya ng distance. Distance, amigo. Binigyan niya ng boundary. Ang araw, hiwalay sa gabi. Ang tubig, hiwalay sa lupa. Ang mga bituin, nakalagay sa kalangitan, may mga distansya. Hindi sila nagsama-sama. Bakit? May pangsyon ito. Itong ginawa ng Diyos sa kalawakan, sa kalangitan, sa kalupaan. Ang mga isda, pig pen, binigyan din ng mga fish pen. Bakit? Para hindi lamunin, kainin ng mga malalaking isda. So, merong boundary sila. Sa atin buhay pananampalatay, buhay Kristiyano, buhay ugnayan sa iba, kailangan din natin ng boundary. Observe your boundary. Emotional boundary. Psychological boundary. Sexual boundary. At physical boundary. Oo. Idulog natin kay Po Nazareno. Hayaan niya tayo na dumulog sa kanya. Hayaan natin ang Po Nazareno sa pagdulog natin sa kanya. Hilumin ang ating mga sugat. Bakit ang ating mga sugat nagkaroon tayo nito? Sapagkat nung unang mga magulang natin sa creation story dito, narrative creation story dito, ang paraiso ay nagkaroon ng easy ang buhay, may order, may comfort, nagkasala ang tao. Kaya DIS, nagkaroon ng dysfunction, nagkaroon ng disobedience, impulsive, and selfish. DIS, disobedient, impulsive, and selfish ang ating unang mga magulang. Kaya itong DIS na ito, idagdag mo sa order, disorder, chaos. Merong is, DIS, disease. Kaya pumasok ang sakit. May comfort, DIS, discomfort. Doon nagsimula na nagkawendang-wendang ang buhay ng tao. Sapagkat
nagkasala ang tao sa Diyos. Ang orihinal na plano ng Diyos sa paraiso ay may easiness, may comfort, may order. Pumasok ang kasalanan. Ayan. S-I-N. Self in negligence. When the self becomes negligent, you commit sin. Pag tayo ay pabaya, burara, responsable, magkakasala at magkakasala tayo. Amen? Amen. Kaya, si Jesus, ang kanyang pangunahing trabaho dito sa lupa, ang kanyang pangunahing ministeryo ay pagpapagaling sa mga may sakit. Kasi ang ating kalikasan, ang ating nature, originally well, whole and happy, pumasok ang kasalanan. Oo. Ang dulot nitong kasalanan ay kamatayan. Kaya ang nature natin bilang tao ay nagkaroon ng lamat, nabdungisan. While not corrupted, wounded nature. Ayan. Kaya tayo may inclination to sin because of our wounded nature. And because this wounded nature, bahagi ng ating pagkatao, eto, meron ding inclination, meron ding action. Person, inclination, action. Iisa lang ito. Technical description ng person, you are God's beloved. Ikaw ay mahal at alaga ng Diyos. Mahalaga ka sa Diyos. E ngayon, itong pagkatao, merong inclination because of the wounded nature. We have the tendency to sin. We have the tendency to have temptations. And then when we act out ang ating mga inclination, mga tukso na yan, isinabuhay natin, isinagawa, isinakatuparan, doon na tayo nagkakasala. So ang natura o ang person, meron siyang bodily acts, meron siyang tinatawag na behavior. Bodily acts, behavioral acts, are personal acts. Kaya ang tao ay mahiwaga. Yung sabi ni San Pablo Apostol, sabi niya, may mga bagay na ayaw kong gawin, ginagawa ko. May mga bagay na gusto kong gawin, ayaw kong gawin. Yun ang misteryo ng tao, hiwaga ng tao. Kaya ang tao, wounded nature, ang natanggap natin. Kaya may orihinal na kasalanan na naman na tayo. Itong naman ang orihinal ay tinatanggal sa binyag. At kaya kailangan natin ng laging dumulog sa puon na sereno. Tulungan tayo, ayudahan tayo, para tayo ay laging nakatutok sa Kanya. Kasi pag ang ating nature wounded, mag-focus tayo doon, gagawa at gagawa tayo ng mga malicious acts, malicious thoughts, mga abuso tayo sa kapwa, sa mga bata, sa mga kababaihan. Kahapon, national awareness, human trafficking. Kaya idulog natin sa puno na sereno ng ating wounded nature, hilumin ng ng kanyang pag-ibig. Tanging ang pag-ibig ang siyang makapagbibigay ng lunas sa atin, wounded nature. Kung tayo ay nagkaroon ng pagkakataon, naranasan natin ang pag-ibig ng Diyos, pag-ibig ng kapwa-tao na tama, wasto, yun ang hihilom sa ating sugat. At yun ang magpapahinto sa atin, sa ating mga inclination to sin. Amen. Amen. Si San Pedro Bautista ay nagpatayo ng maraming leprosaria, ng maraming ospital sa Hapon at dito sa Manila. Kaya malapit ang loob niya sa mga may sakit. Namana niya ito kay Jesus. Kaya tayo mga deboto, debota ng mga puon na sereno, hilingin natin sa Kanya na iniksyonan tayo ng isang dose of trust, of faith. Na tayo ay hilumin sa ating pagkakasugat, sa ating emosyon, ang wounded nature natin, lapatan niya ng kanyang pag-ibig at ang kanyang banal na dugo,
ang siyang huhugas sa atin, ang siyang lilinis sa atin upang tayo ay maging tapat sa kanya. Yan, kaya nga may pakumpisal tayo dito araw-araw, magkumpisal ho tayo para ang kasalanan makalagan tayo sa pagkakagapos sa tinatawag na octopus of sin, the tentacles of sin, maputol sa atin upang itong kasalanan na ito ay mapalitan ng banal na pag-ibig ng Diyos, banal na dugo ni Jesus, hugasan tayo para tayo ay maiwasan na ang ating mga kasalanan na ginagawa ng mga paborito. Lahat dito, sabi, naghumahawak kay Jesus, humihipo kay Jesus, gumagaling. Hipuin natin ang limang sugat ni Jesus. Ah, let us not remain in the state of woundology. Let us not remain in the state of woundedness. Sapagkat si Jesus, ang sugat ni Jesus, hihilumin ang mga sugat natin upang tayo papanibaguhin niya. Papanibaguhin niya na gumawa ng tama ng wasto. Amen. Viva el Señor po Nazareno. Mahina. Otra vez. Viva el Señor po Nazareno. Manalangin tayo. Diyos Amang nasa langit, ikaw ay nagnanais na gumaling ang lahat ng tao. Hindi mo itinataboy ang sinumang nangangailangan ng pagpapagaling. Ngayon, dumudulog kami sa inyo. Ang ating isasagot, banal na tagapagpagaling, mahabag kayo sa lahat. Banal na tagapagpagaling, mahabag kayo sa lahat. Bilang simbahan, naway huwag nating isarado ang ating mga puso sa pangangailangan ng ating kapwa. Manalangin tayo. Banal na tagapagpagaling, mahabag kayo sa lahat. Tayong lahat, naway, kumilos para sa katarungan at para sa dangal ng tao, lalo na sa mga taong hindi binibigyang pansin ng lipunan. Manalangin tayo. Banal na tagapagpagaling, mahabag kayo sa lahat. Ang ating komunidad, naway maging matulungin at maitaas ang bawat isa na mayroong pag-ibig at malasakit tulad ng ipinakita sa atin ng Panginoon. Banal na tagapagpagaling, mahabag kayo sa lahat. Ang mga may sakit sa isip, katawan at diwa, naway makatagpo ng ganap na kagalingan. Manalangin tayo. Banal na tagapagpagaling, mahabag kayo sa lahat. Makapangyarihang Ama, dinudulog namin sa inyo ang aming abang kalagayan, ang aming mga karamdaman, ang aming mga addiction, substantial and non-substantial addictions, in our attitude, character, behavior. Hilumin mo ang mga sugat sa aming puso. Pakinggan mo ang aming mga panalangin at papanibaguhan mo kami at ang aming mga puso at gawin mo kaming laging handa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Maupo po ang lahat. Sa'yo, Panginoon,
Mga kapatid, ang mesa ng Panginoon ay handa na po. Manalangin kayong lahat upang ang paghahain ko, paghahain ninyo ay kalugdanawa ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay na aming inihahain. Ngayong ginugunita namin ang mga banal na martir na si San Pedro Bautista at San Pablo Miki at mga kasamahan. At ipagkaloob mong aming sambahin ang ngalan mo ng may katatagan sa pamamagitan ni Heso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayon aming kagalakan na si San Pedro Bautista, San Pablo Miki at mga kasamahan ay parangalan. Sila ay kapanalig naming may pananindigan na ikaw ay ipahayag kahit sila ay mamatay, sapagkat minarapat mong kanilang matularan ang mga anak na naghain ng sariling buhay tulad ng naganap sa iyong anak. Ang dugo ng mga martir ay dumanak hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyong walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Lumuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inaabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ganyan din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, inabot niyang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis nagkakaloob ng kaligtasan. Kami lahat ay nagpapasalamat dahil kami ang minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose ang aming Senior Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, ganyan din naman lahat mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birhen Maria, na ina ng Diyos,
ng kabiyak ng puso niyang si San Jose kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista ang aming patron. Lahat ng mga banal katulad ni San Pedro Bautista, ni San Pablo Miki at mga kasamahan martir sa Hapon na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa paramanggitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama ni Kristo at sa kay Kristo, ang lahat ng parangal, ang lahat ng papuri ay sa iyo. Diyos Amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Tayo mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng binyag. Sa pamamagitan ng binyag, tayo ay nagkaroon ng karapatan tumawag sa Diyos bilang Ama. Kaya idulog natin sa mahal na Diyos ang ating mga karamdaman sa isip, damdamin, kalooban at mga katawan, pisikal, upang tayo ay hilumin, pagalingin ni Jesus. Kasama si Jesus, tayo'y dadulog sa Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para nang papapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin na kami lahat ay iadya sa lahat ng masama. Iadya sa lahat ng mga peligro, mga kalamidad, mga salot, mga aksidente. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan, iligtas sa lahat ng mga sakit at mga virus, ilayo sa lahat ng kapahamakan, ilayo sa lahat ng mga tukso, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan, kagalingan na nagmumula kay Jesus ay laging sumainyo. At sumairi. Taglay ang mga ngiti sa ating mga labi, kasiyahan sa ating mga puso, magbigayin tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan, kapayapaan, kapayapaan. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Mga kapatid, ito si Jesus na nagpagaling ng napakaraming may sakit sa kanyang kapanahunan. Siya ang Jesus na kapiling din natin ngayon sa misang ito. Siya ang Kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lahat tumanggap sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ang tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay. At sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pare o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Jesus, ilumin mo aking
batang puso ng aking mahango. Kapwa ko kasi manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinagningning mo ang misteryo ng krus sa mga martires sa pamumuno ni San Pedro Bautista at San Pablo Mike at mga kasamahan mong banal. Ipagkaloob mong kaming lahat na pinatatag ng banal na pakikinabang ay makapa natiling matapat kay Kristo sa pamamalasakit sa lahat, sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Announcement, kung kayo po ay mayroong naitatabing mga lumang palaspas noong mga nakaraang taon, ay maaari niyo na pong dalhin dito sa ating simbahan. Ito po ay susunugin sa February 21 pagkatapos ng ikalima ng hapon na misa. Ang abo mula rito ang siyang gagamitin ng, sa Ash Wednesday, February 22. Maraming salamat po. Patuloy pa rin pong pinapaalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Pagkus, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards sa ilalim ng Alert Level 1. Sa oras na makaramdam ng sintomas, agad na mag-isolate. Para sa dagdag na proteksyon laban sa banta ng COVID-19, agad-agara na tayong magpabakuna at booster. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar o kinauupuan.
Pagkatapos ng pagbiwisik, mangyari lamang na maupo muna ang lahat ng nasa loob ng simbahan at hintayin banggitin ng grupo ng inyong inuupuan bago po kayo lumabas ng simbahan. Tanging sa Quezon Boulevard lamang ang labasan ng lahat. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor ng Itim na Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Sa ngalang ating butihing rektor at kura paroko, Father John Sescon, papasalamat kami sa inyong patuloy na donasyon sa online, sa GCash, at sa inyong mga ayuda, sa inyong mga bigay na mga canned goods, noodles, etc. At nagpapasalamat din kami sa inyong sa mga sumusubaybay na mga masugid na taga-subaybay ng Facebook Live, ng Twitter, ng Instagram. Salamat sa iyong pagtangkilik. At na doon sa mga may sakit, ipagdasal natin ang inyong abang kalagayan na ialay ang inyong mga hirap at dusa sa dusa at hirap ng Puno Nazareno para ito ay magkaroon ng salvific effect, redemptive value, na hindi lang nyo sinusolo ang inyong mga karamdaman, kundi inialay kasama ang Puno Nazareno upang ito ay magkaroon ng kahulugan, magkaroon ng balor na ialay natin sa kaligtasan ng mundo. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Mahal na Puno Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen, mga dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng mga pangyarihang Diyos, sampu ng mga mahal nyo sa buhay, saan man sila naroon, lalo na may mga karamdaman. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ho ang misa, humayo ko ng taglay ang kapayapaan at pagpapagaling ng Poon Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Sa isang ng